So talagang gustong-gusto kong makita ito, yung mga bago niyang ano ba, mga bagong dahon na ayan nagtitink pa lang. As in nagtitink. So isa siya sa nagpapasikat ngayon dito sa aking munting hardin, itong si variegated burl marx. So ito yung isang or una kong ipapakita sa inyo guys na paborito ko ngayong birth month ko. Ayan. So isa siyang cryptanthus. So ayan ang cute niya. So gusto ko lang yung ganyang ano, ganyan siya kaliit. Ayoko yung lumaki pa siya. Ganyan lang. So ito noon ay medyo nawala na yung kanyang kulay. Kasi lagi ko siyang nilalagay sa loob ng bahay noon. Ginawa ko siyang indoor hanggang nawala yung ano niya. So ngayon naman ay bumalik na kasi binalik ko na siya dito sa labas. Ayan. And then ito naman yung pangalawa, si Manjula. So talagang punong-puno na siya dyan sa kanyang pole. So dito sa bandang baba guys, ito yung gustong-gusto ko sa kanya kasi talagang compact siya. Talagang as in dikit-dikit yung kanyang ano, magkaka ano ba, close yung mga ano niya, yung mga dahon niya, compact, hindi anong magkakalayo yung mga dahon. So ayan, paborito ko siya. Ganda. Ang ganda pag bagong dahon. Ang gaganda. Kaya lang ito medyo may mga ayan, may mga kalmot dyan ng ano ng mga pusa ko. Yung mga sira dyan sa dahon niya. Kasi lalo na pag nagagalaw-galaw nila, ayan, nilalaro na nila. Kasi nga dito lang sa floor nakalagay itong iba kong mga halaman. And then, itong aking sleeping pothos na variegated. So, nakuhanan ko siya 2 weeks ago. Ayan. So, ayan, meron na siyang bagong ano. Dito sa pinagputulan ko, guys. Ayan, meron na siya. So, talaga magandang alagaan talaga itong mga pothos. Dahil ang bilis nilang makapagbigay ng panibagong dahon. And ipakita ko rin yung aking na-propagate sa kanya. Meron na rin guys. So, eto siya yung aking na-propagate sa mother plant. And eto na yung kanyang ano din oh. May bagong dahon na rin siya dyan. Eto, ayan. So, ayan. Kaya paborito ko rin to. Paborito ko pa rin si sleeping pothos na variegated. So ito ay nahingi ko lang sa pinsan ko guys, hindi ko to binili. Ayan, pero nung una akala ko hindi ko mabubuhay to hanggang ayan, napalago ko naman. Syempre hindi mawawala si variegated burl marx dahil ayan, mas gumanda siya ngayon, mas talagang blooming siya ngayon guys. Dahil nga talagang tinanggal ko na lahat yung mga reverted leaves niya dyan. So talagang litaw na talaga ang kanyang mga variegation dyan. Wala nang natirang ano, wala na akong tinirang green, puro may variegation na yan. So ito yung napakalaki ng ano niya, yung dahon niya dito sa likod. Ayan oh, medyo naiipit yung kanyang dahon. So talagang yan, nakaka-inlove siyang tignan, no? Kaka-inlove siya ngayon. So eto na yung mga dati nung last time na naipakita ko sa inyo, hindi pa siya totally unfurled ngayon. Ayan na siya. Naka-unfurl na sila. Ayan o, totally unfurled na. Eto na lang ang hindi pa gaano. Ayan, so malalaki din yung mga dahon na to. Mga bago niyang dahon na nilabas.
Lalo na ito ang haba. Beautiful. Na hindi siya talaga mahirap alagaan. Ito nung binili ko siya noon 2022, nasa tatlong dahon lang yata or apat. So, i-insert ko na lang yung picture niya dito, guys. Kung meron pa. Meron pa yung kanyang picture. Meron pa ako makikita ang picture na may insert. Yan. So, isa siya sa nagpapasikat ngayon dito sa aking munting hardin. Itong si variegated burl marks. Ito din, guys. Itong si Diefenbachia na cookies and cream, or ang tawag din dito ay White Army. And so, kahit dadalawa pa lang or patatlo pa lang yung kanyang dahon, dahil ito ay mga bagong dahon na lang niya na binigay sa akin. So, under my care na itong mga dahon na to. Yung mga dati na dahon niya nung binili ko ay wala na. So, apat yata yun noon. Mas maliliit pa yung mga dahon niya ngayon. So, ngayon, talagang solid tong mga dahon niya, ang lalaki. Ayan, so kahit patatlo pa lang yan, or ito, dadalawa pa lang to, malalaki kasi yung mga dahon. So, napakaganda niyang tignan. So, sana ay malaki din to. Itong upcoming niya na dahon. So, ayan. Isa siya sa paborito ko ngayon. Ngayon, September. And ito pa, isang Diefenbachia din, si Big Ben. Ayan, so kahit hindi gaanong kalakihan yung mga dahon niya dyan, ay talagang nagagandahan kasi ako dun sa mga yung mga nilabas niyang mga variegation niya. Itong tatlo, kasi napakaganda ng mga variegation na nilabas niya compared dito sa isa o dito sa ayan, walang gaanong lumabas. Pero itong tatlo ay napakaganda. So kahit yan pala ang dahon niya, ay para sa akin napakaganda. Kaya paborito ko rin siya ngayon. And ayan, may upcoming na rin siya na isa. So sana ay maganda rin yung kanyang variegation dyan. Ayan, kapag maka-unfurl to. So ganyan pa lang yung kanyang nailabas. Si Big Ben. Diefen. And lastly ay itong aking begonia na white. So hindi ko alam ang ano talaga nito ID niya, pero ang in-ID ko sa kanya ay silver begonia. So talagang gustong gusto kong makita ito, yung mga bago niyang mga bagong dahon na ayan, nagpipink pa lang, as in nagpipink yung mga bago niyang dahon. So ito ay mga bagong niya na, mga bagong sanga. Ayan o. So ito, balak kong ilipat din siya sa mas malaking pot, dahil nga maliit lang tong pinagtamnan ko siya sa kanya. Kaya kailangan din niya ng ayos soon. Ayan. So ayan o, napakaganda. So tuwa ko talaga dito. Napakaganda, beautiful ang kanyang mga bagong dahon. And eventually pag old na yung dahon niya, ay yan na, magsisilver na siya. So parang magkaiba na variety, pero iisa lang. Ganyan lang ang kanyang itsura muna kapag young leaves. Beautiful new leaves. So ayan, guys, ang aking na-share na naman sa inyong lahat ngayong araw, ang aking mga recent favorite ngayong buwan ng September, ang aking birth month. Thank you for watching, guys. See you next time. Bye.